Yo, what's up mga Lord? So bago ko sagutin yung katanungan ni Kabayan, so binabati ko muna na magandang araw ang lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas, mga aplikante, at lahat ng mga bagong bayani. Mga bagong bayani ko, no? Marami na tayong bayani dito sa Kuwait. So welcome kayo lahat ng mga bagong bayani dito sa Kuwait. So para sa ito, Kabayan, so sa katanungan mo kung safe ba dito sa Kuwait, tatanungin natin yung ibang tropa natin dito sa Kuwait, yung OFW tsaka ibang lahi. So para malaman mo kung safe ba dito sa Kuwait. But before that, magdadrama lang ako sa trabaho. Wait for me. Let's go. Ayos ka lang dyan. Anong tanong? Delegado ba sa Kuwait? Magandang... Ito ka kasi tumingin. Saan ako titingin? Dito. Okay, sige. Magandang araw ulit sa inyong lahat. Meron na naman po tayong katanungan mula sa ating kababayan. Ang tanong po niya is, delikado ba daw sa Kuwait? Kabayan, sa amin, hindi delikado. Kasi nga, sa labas kami nag-work. Pero meron din sa bahay na safe naman sila. Karamihan naman sa mga Kuwaitis, mababait naman sila eh. Oo, hindi naman sila lahat mano masama. Kagaya rin ng mga Pilipino, may masama, may mabait, may masamang ugali, may pangitang ugali, may maganda, may pangit. Ganon din sila. Oo, so ano, depende rin siguro sa tao yun kung ano, kung marunong kang makisama sa amo mo at saka ginagawa mo naman yung trabaho mo, yung mga nagtatrabaho sa bahay, eh wala naman sigurong problema. At saka hindi naman nakakatakot. Kami nga minsan alas 12, alauna, alas 2, alas 3, nasa labas pa rin kami. Eh, okay pa naman, wala namang problema. Kaya Okay. Hindi nakakatakot. Pangalan mo, madam? Laila. Yeah, na, thanks. First of all, I don't know why her face getting red, like she's talking in front of thousands of people in TV. But forgot that. Second, this is the dangerous guy in Kuwait. Yeah, please, yeah. Beware of hippies. Yeah. Second, guys, I don't know what she said by the gallo, but what I am sure, she's like Kuwait. You know why, guys? Because she makes thousands of money of Kuwait dinar. She has two cars there in Philippines. She has like farmer. She has workers there working in her farmer there. She had a lot of business, guys. You know, I overheard many me for her money only, but she refused because she has a lot of money, guys. No. So you can listen to her. If you have a chance to come here to Kuwait, come. Don't come like visa to work in house. You cannot transfer to another work. Just come visa 18. And this guy already, he can provide you visa, but pay for him. Okay, just pay for him. You make me okay. A pixel, huh? He's dealer, guys, you know. And thank you. Your name, please? Ahmad Zikri. Thank you, Ahmad Zikri, for thank your beautiful you. Commentary. Additional pala, additional sa mga 20 visa, hindi naman natin nila lahat, di ba? Pero may mga kasambay rin na hindi natin nila lahat. Minsan pumapato din sila sa amo nila. So siguro kasalanan din nila yun. Yeah. Oh, so masama yun eh, hindi maganda yun. Pag pinunta po natin dito is magtrabaho, hindi para po maghanap ng lalaki. That's it, thank you. Alright, thank you. Delegado ba sa Kuwait? Hindi. Bakit? Depende rin sa... Lahat naman ng lugar delikado eh. Depende rin sa pag-iingat mo. Sa ano mo nasasabing delikado ang Kuwait? Hindi siya delikado. No, he liked Kuwait actually. Yeah. Yeah. He liked the money of Kuwait.
One of my viewers asked me, if Kuwait dangerous, what do you think? No, totally no. Like 99% no, not sure? Dangerous. You know, Philippines is dangerous more than Kuwait. If you go there and you have money, they will cut your band like that. Maybe they'll kill you. Okay. You get the point, man. بس ال الأستاذ على الموضوع الفلاش توب. هي باي. متأكد إن أثنين الأسامي أعرفوا فيديو فوق. بس ديلي كذا سلو قرنيلا. So yun lang mga idols, nasagot na namin yung tanong mo, Lodi. Sino ba yung nagtanong na ito? Kalimutan ko eh. Ito lang. So kay Madam Rowena Bernal. So nasagot na namin yung tanong mo, kung hindi ba nakakatakot sa Kuwait. So everything is fine, everything is good. So tiwala lang sa sarili, tsaka sumunod lang sa batas. Dito sa Kuwait, walang magiging problema. Sumunod sa company policy, policy ng bansa, walang magiging problema. So, nagkakaproblema lang talaga dito yung mga nagtatrabaho sa loob ng bahay. Unfortunately, may masama, may mabuti. Parang ang Pilipino tayo, parang Pilipino sila, katulad ng sinabi ni Madam Laila. May masamang ugali, mayroong hindi. Pero kung nasa labas ka nagtatrabaho, okay naman sa lahat. Walang magiging problema. So, follow-up question, 150K din po, kaya pre-accommodation and transport galing kay Rowena Bernal. So, for starting, pre-accommodation, pre-meal, okay na yun mga idol. Kasi after that contract mga Lodi is pwede kang lumipat sa iba, basta visa 18 ka. So, welcome to Kuwait, isa ka ng bagong bayani. So, marami na tayong bagong bayani dito. So, monumento mo na lang ang kulang. Please subscribe mga Lodi sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sa mga gustong magtanong. Huwag kayong maya magtanong hanggat kayang sagutin, sasagutin natin yan. Okay mga Lodi, mabuhay tayong mga OFW sa Kuwait at sa mga papuntang Kuwait. See you here mga Lodi. Alright.